Sakto, ayan, nabutan natin itong kumpul ng mga mahabang habal-habal. Mula sa Rusi, Motoposh, Honda, at sa iba pang brand, ay talaga namang ginawa nila ng paraan para ma-extend yung likuran nitong habal-habal para mas maraming mga pasahero at yon mas marami silang maisakay papunta doon sa iba't ibang lugar dito sa Kapul. So matatanong po natin mula dito, eto mga naglalakihang barko na nagsisilbing tulay para sa mga motoristang magpupunta dito sa Southern Luzon. So nandito po pala tayo ngayon sa tinaguriang gateway ng Luz Viminda. Ito po yung Northern Samar kung saan nakadaong ang karamihan sa mga barkong tumatawid sa bahaging ito ng Luzon at saka Visayas. So kung matatandaan po natin itong mga nakaraang araw ay pinuntahan po natin itong dulong bahagi ng Matnog Sorsogon kung saan ay nasaksihan natin ang ilan mga kakaibang pangyayari sa dagat katulad na lamang ng ipo-ipo dito sa ilalim ng tubig dagat. So ngayon naman dahil sa nandito tayo sa isa sa pinakabinayayaan pagdating sa mga nagagandahang atraksyon na nandito sa gilid ng dagat. Kaya bibisitahin po natin ang ilan sa mga nagagandahang isla, ang ilan sa mga nagagandahang beaches na tinataglay na itong Visayas. Ayan, so mula doon sa Manila, napunta tayo ng Benguet, napunta ng Bulacan, Nueva Ecija, at etong Dunlop, yung gamit nating gulong. Talaga namang napahanga ko sa performance na itong gulong. Pansin ko yung pinagkaiba nung dati nating gamit na gulong. Yun, so dito mas magaan, mas madali nating naimamaneho o naililiko itong ating sasakyan dahil nga sa stable yung performance niya pagdating sa mga off-road, highway, expressway. Ramdam ko yung gaan niya. Kahit na umaabot na tayo ng minsan 80 hanggang 120, 130. Depende saan yung magandang mag-top speed na kalsada. So nasa megit 10 minutes lang yung trinavel natin mula doon sa sentro netong Alin Northern Samar at nadaanan po natin etong isa sa pinaka-iconic na tulay dito sa Northern Samar. Ito po yung Mau Bridge na makikita ilang metro lang yung layo mula dito sa sentro netong Victoria Northern Samar. So mapapansin po natin dito sa tulay netong Mau na hindi na to pinapadaanan sa mga sasakyan. Kita nyo naman, walang dumadaan dito. At sa kabila lang na itong tulay, yung bagong gawang Mau Bridge na kasalukuyan ng dinadaanan ng mga motorista. Dati, nung hindi pa nagiging bayan itong Victoria Northern Samar, ay kilala po ito bilang Barrio Mau. Yun, so sakop po ito dati ng Allen at Kalaunan ay nahiwalay na, naging sariling munisipalidad o munisipyo. Kaya ito na yung Victoria Northern Samar. Yan. So yung Mau nga pala o Mao ay yun po yung Bisaya word na ang ibig sabihin ay that's right o tama, Mao. Ayan, so eto nga pala yung Kanggahan Port at dun sa kabila yung Buena Vista. Ito po yung mga daungan na kasalukuyang ginagawa dito sa San Isidro, Northern Samar. Ayan, so nandito lang ito sa gilid ng kalsada, kaya naman na madali nating napuntahan.
At meron po itong malawak na parking area. Yan. So safe na safe yung ating sasakyan dito sa Kangahan Port. Kangahan Port ay dediretso po muna tayo o dadaan po muna tayo dito sa isla ng San Antonio para i-drop yung iba nating mga nakasama dito sa bangka kasi pupunta nila yung isa sa mga sikat na beach resort dito sa Northern Samar. Yung may white sand na yun, yun sila i-drop. Then pagkatapos nilang bumaba dyan, eh tayo naman dediretso tayo sa kabila kung saan matatagpuan yung Kapul Island. So may isdang natrap sa loob ng plastic. Gumagalaw pa oh. Oh, nagsuot siya, suot siya sa lupin. Sumulod. Pumasok sa plastic. Ano natin, pakawalan natin to, sayang. Kawawa. Oh, lupay-pay na. Oh. Grabe. Sir. Oh, yan nabuhay pa. Oo, yan na. Malaya ka na. Nagsibabaan na yung iba pa natin mga kasama dito. Dahil dito lang sila sa isla ng Dalupiri o dito sa San Antonio, Northern Samar. Dito nagulat tayo sa ating mga nakitang baybayin dahil nga sa mula doon hanggang dito sa sentro netong San Antonio ay talaga namang pino at maputing buhangin yung bumabalot dito sa paligid netong baybayin. Yan o. Maliban dyan sa white sand ay napansin din natin itong napakalinaw na tubig. Grabe, kahit na medyo malalim na itong bandang to ng dagat, kitang-kita po natin dito itong mga coral sa ilalim. Tapos lamang ang mahigit sa isang oras na travel mula doon sa San Antonio, Northern Samar, ay narating naman po natin itong Kapul Island. Yun, so nandito po tayo sa timog na bahagi na itong isla at tingnan nyo naman yung baybayin nila dito. Grabe. So first time ko lang nakita yung ganitong tanawin dito sa Kapul at talaga namang namangha ko. First name mo? Leo. Sakto, pagdating natin dito ay sinalubong na tayo ng Sir Leo kasi yun din yung kanyang hanap buhay, yung habal-habal. Interest natin kusina. Magkikiraan po. Ito yung misis ko. Hello po. Wow! May kalsada pala dito. At meron po silang speed limit, 15 kph. Mula dito sir, hanggang doon sa bayan, ganito yung kalsada? Hindi. May mga rough road? Opo. Okay, so halo pala yung kalsada dito. Merong mga ganito, sementado, at meron din namang rough road pa. So subukan po natin kung gaano kaganda yung ating magiging biyahe papunta doon sa lighthouse na itong Kapul Island. Nabutan pa po natin dito etong sumadsad na barko netong Montenegro Shipping Lines. Ayan o. So, ayon doon sa mga nakausap nating crew netong barko, maya-maya daw pagsapit ng alas 3 or alas 4,
umpisa na nilang i-transfer yung mga kargamentong nandito sa barko na ilang linggo na ring na stuck. Sa ngayon, dahil nga sa low tide pa, hindi pa ganun kataas yung level ng tubig dito sa dagat, kaya hindi pa nila magawang mahila itong barkong to papunta doon sa mas malalim na part. So yan po yung dahilan kung bakit na-trap itong barko dahil nga sa mababaw na itong bahaging ito ng Kapul Island. So para sa mga nagtatanong, bakit nga ba napunta itong barko dito banda sa bahaging ito ng isla? Nito mga nakaraang linggo kasi, kung maalala po natin, ay napakalakas ng hanging amihan yon na sinabayan pa ng mga malalakas na alon. Kaya yung mga barko na dumadaan o nagbibiyahe dito sa Northern Samar papuntang Matnog, minsan nakakasalubong ng mga malalakas na alon. Kaya etong isang to na barko ng Montenegro ay yun yung hindi kinaya yung pwersa ng alon. Kaya nasira yung makina, namatay yung makina nito at saka naman itinulak ng mga malalakas na alon papunta dito. Kaya napadpad etong barko dito sa harap netong Kapul Island. So napansin po pala natin dito ang medyo magandang kalsada. Mula doon sa Barangay Uson, nadaanan natin yung ilang mga bahagi na itong kalsada na rough road pa. At mula dyan hanggang doon sa bayan o sa sentro na itong Kapul ay 2 lanes na itong sementadong kalsada. Sa kabila lang nung sumadsad na barko, narating po natin etong sentro nitong bayan ng Kapul. Ayun, so ito po yung kanilang municipal hall at ito yung isa sa pinaka dinarayong simbahan dito sa Eastern Visayas. Ito po yung simbahan ng Kapul na taong 1596 pa ipinatayo. Para tayong nasa Fort San Pedro o di kaya Intramuros, dahil nga sa lumang struktura na nakapaligid dito. So sa gilid lang po nitong simbahan, makikita natin itong lumang kanyon na nakatutok dito sa pagitan ng Northern Samar at Southern Luzon. Parang ito yung nagbabantay o ito yung ginagamit nilang pangdepensa sa mga papasok mula doon sa San Bernardino Strait. Yun yung mga sasakyang pandagat na manggagaling dito sa Pacific Ocean na papasok dito sa San Bernardino Strait. Dito po o doon po nakatutok itong kanyon. Yan, so kanina pa tayo nagta-travel mula doon sa dulong bahagi na itong Kapul Island, pero hanggang dito ay talaga namang namamangha ako sa mga view na nakikita natin. Isa na dyan ay itong lighthouse na pinaka-popular na tourist attraction dito sa Northern Samar. Idinisenyo ni Guillermo Brockman ang parolang pabilog na may pabilyon at makinarya 1892. Ipinatayo sa pangangasiwa ni Francisco Perez Muñoz 1893, natapos ang parola 1896 at pabilyon noong panahon ng mga Amerikano. Giya ng mga sasakyang pandagat sa kipot ng San Bernardino, ipinihayag bilang pambansang palatandaang pangkasaysayan sa bisa ng resolusyon September 9, 2013. Grabe, sobrang luma na pala na itong lighthouse at taong 1896 nang matapos gawin itong lighthouse.
So gusto po sana nating explore yung loob na itong pabilyon. Pero dahil nga sa nakita nyo naman, hindi ganun kaganda yung kondisyon nito. At sira-sira na ang ilang bahagi na itong pabilyon. Kaya sa susunod na natin ito i-explore pag alimbawang na-renovate na ulit. At napaganda na para sa mga darating pang mga turista. Ito talaga yung mahirap ma-maintain, yung mga ganitong atraksyon na nasa gilid ng dagat. Dahil nga sa, yun nga, hindi naman natin hawak kung kailan sasama yung panahon. Kaya yung mga ganitong bagong renovate ay kagad din nasisira dahil sa lakas ng hangin, yung mga lakas ng bagyo na dumadaan sa mga lugar na kagaya nito. So mabalik tayo dito sa sentro na itong Kapul. At sakto, ayan, abutan natin itong kumpul na mga mahabang habal-habal. Mula sa Rusi, Motoposh, Honda, at sa iba pang brand ay talaga namang ginawan nila ng paraan para ma-extend yung likuran na itong habal-habal para mas maraming mga pasahero at yon mas marami silang maisakay papunta doon sa iba't ibang lugar dito sa Kapul. So nakita nyo naman yung space dito sa ating likuran na malawak pa o madami pa yung pwedeng maisakay. Yung mga ganito sir, nasa magkano yung pamasahe sa inyo? Right, kada isa sin sa panano kung libo sa Kapul. So saan po kayo nagpapagawa ng ganitong motor? Dito lang. Tapos nasa magkano yung inaabot pag halimbawang minomodify nyo yung motor? Si Utso. Di ba kayo nahihirapan, sir, pag halimbawa marami na yung sakay? Hindi. Smooth pa din? Oo. Yung ibang mga mahabang habal-habal ay nakatambay naman dito. Nagkalat po sila sa buong Kapul Island. Kaya kung halimbawa mapunta tayo dito o mapunta kayo dito sa Kapul Island, subukan nyo pong sumakay sa mga ganitong klaseng motor. Kasi dito nyo lang po ito ma-experience sa bahaging ito ng Pilipinas. Ang pinakamahabang motor, yon yung pinakamahabang habal-habal na nandito sa Kapul Island. Ayos!